Sa punto pong ito, mga kapanayam po natin, dito sa studio si General Oscar Albayalde, Chief ng Philippine National Police. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, General Albayalde. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Karat Hawi. Eh, General, unang-una, security assessment po ninyo sa araw ng eleksyon. Well, so far sa pag-iikot po natin at yung mga reports na nakuha natin sa mga iba't ibang mga regions natin, generally peaceful yung naging election natin ngayong araw. Although we have around 23 incidents na naitalaga just for this day. At ito pong majority nito ay puro nasa barn. May casualties po ba? Well, ang mga out casualties, mga incidents. Wounded lang. No? Yung isang patay lang is yung nabanggit kanina, yung sa Misamis. So, ito ay compared dun naman sa 2016, napakababa nito compared dun sa mga naging incidents last year on election day. Meron ding 23 incidents last year. Pero itong 23 na italaga ngayon ay hindi pa natin masabi na these are all election-related violent incidents. Okay. Ang sigurong masabi natin dito is yung mga nasa sa barn, dahil ito ay may nangyari doon sa, lalong-lalo na yung nangyari na malapit doon sa polling center. Right, yung right. Pamamaril doon sa isang jeep na may nakasakay ng mga tao. Okay. No? At may nasugatan, kundi ako magkamali, mga anim na tao doon. General, pag sinasabi niyo yung incident, kasama dito yung mga rambulan, not necessarily kasama kaya yung mga yon, pwede natin, mga suntukan sa loob, nagkainitan. Okay. So ito yung mga very minor incidents na italaga natin. Alam ko po na marami po kayong mga in-identify ng mga election hotspots prior to election day. Kumusta po itong mga areas na in-identify niyong hotspot? Nagkaroon ba ng mga tension doon? Actually, it turned out na parang ang tension lang, like in Abra, no, nagkainitan lang, doon sa Masbate, alos walang, ito yung mga perennial na hotspots na, ano. Ang nakakapagtaka is yung sa barm na before May 13, before today, zero incident sila since January 13, no? And itong araw na to, biglang naging May 11 incidents doon sa area na yun. Ano yung tinitingnan nating angulo dito sa mga ganitong klase ng incident? Well, just like doon sa nangyari before the BOL, yung referendum, especially doon sa day of referendum mismo, may mga nagpapaputok talaga. Remember, doon sa Cotabato, may nagtapon din ng granada. The same is true ngayon. May nagtapon ng granada doon sa mga vacant lots. Correct. Meaning, ito yung mga pantakot lang. At parang nakita natin, hindi natin masabi kung ito ba ay kultura na sa kanila. Every time na may election, parang pananakot o parang sila ay nagpapakilala. No? Parang, nagpaparandam tuwing election na lang. Parang if you analyze it, kasi kung gusto talaga nilang manakit ng mga tao, they would put the grenade doon sa mga matataong lugar or malapit doon sa mga eskwelahan at a time na marami talagang tao. Pero yung nakita natin, yung mga ilang insidente, lalo na sa Maguindanao, yung isa, wala pang eleksyon, di pa nagsisimula yung eleksyon, tapos yung isa naman, medyo malayo doon sa mga matataong lugar. Ito mo yung mga tinatawag natin ng pantakot, at yun nga, dini-discourage yung mga botante sila. Yung iba naman, they encourage the voters to go out para iboto. No? Ito yung sinasabi niya. Yung iba naman nagpapuputok na malayong-malayo para marinig lang yung may putok doon sa isang lugar. Napansin ko sa ibang lugar, no? Mas visible yung military presence kaysa sa PNP. How did you divide your roles? Well, number one sa Mindanao, kasi Mindanao, I remember it's martial law doon. Mm-hmm. So napakarami nating military doon. And in most of the time, in most areas, lalong-lalo na yung mga critical areas na sinasabi natin, mas marami po ang military na naka-deploy doon. Although the rule is, in every polling center, we have two uniformed policemen. Okay. Pero in critical areas, particularly in Mindanao, marami po ang mga military naka-deploy dyan, lalong-lalo na yung mga quick reaction forces nila. Okay, okay, okay. Ang PNP ay hindi lang naman tumutugon doon sa mga insidente ng karahasan. Of course, nagbabantay rin kayo for violation of election laws. Yes. Di ba? So ano ang maaasahan ng mga tao pagdating sa PNP
kaugnay nito, lalo na marami dyan sa mga nag-violate ng election laws, are the candidates themselves or yes. their supporters. Yes, kaya nga po ito, lahat ng COMELEC resolutions, no, yung Omnibus Election Code, mm-hmm. ay ni-implement natin. Yeah. Like very, ngayon, kapansin-pansin is yung vote buying. Yeah. No? And of course, yung mga mauling incidents, mm-hmm. after the mapacify or maaresto or ma-accost ng mga military personnel, they turn them over to the Philippine National Police for mm-hmm. investigation mm-hmm. and filing of appropriate cases. Paano kung kunyari may makabangga na isang malaking politiko? Well, wala po tayong magawa, no? Just mm-hmm. like what happened here in Quezon City. Correct. Remember, yung nangyari kay Congressman Crisologo, no? Correct. Kung talagang meron pong pagkakasala at nakita ng mga kapulisan natin na talagang may nagawang violation of law, mm-hmm. yung isang kumakandidato, yeah. no? Kailangan po talagang sampahan ng kaso. Ano na po ba ang update doon sa kaso yun? Kasi understand, nagko-complain itong si Congressman Crisologo na hindi raw siya binasahan ng Miranda rights. Well, hindi po natin masabi kung talagang binasahan siya o hindi. No? Mm-hmm. What happened there is na-file lang po siya ng kaso na grave coercion, mm-hmm. Unjust vexation, and yung obstruction of justice, and of course, yeah. Direct assault upon a person of authority. Mm-hmm. No? Ngunit yan po lahat ay nasampa sa piskalya kanina. Na-release lang sila for further investigation. Mm-hmm, mm-hmm. Pero hindi po na-drop ang kaso. Okay, no, it's just for okay. further investigation. So, tama ba yung assessment ng iba? No? Ayon doon sa police, do you agree with the assessment that mas widespread ngayon yung vote buying? Well, unang-una, no, na masabi po natin yan, yung widespread, it's because probably talagang yung mga tao ngayon rinireport na yung nakikita nilang vote buying, unlike before. No? Nakita po natin siguro educated na yung mga voters natin mm-hmm. ngayon, yung mga taong bayan na may makita sila, then rinireport nila. At the same time, nakita nila na seryoso ang ating pamahalaan ngayon. With regards to these vote buying violations, no? Okay. Ang nakikita din nating isang factor probably ay yung automation ng ating election, no? Dahil yung machine apparently parang incorruptible, hindi mo pwedeng mapasok, no? So ngayon yung mga candidates are going to the voters themselves, mm-hmm. no? Ito yung sinasabi nila na hindi mo kasi magdalaw yung voting machine, no? So mm-hmm. ang tendency is pumunta talaga dun sa mga bumoboto. Okay. All right. So ang pinaka-crucial na panahon ng eleksyon ay hindi naman yung actual election day itself, pero yung bilangan mismo yes. ng boto. May mga nagsasabi, ito yung talagang pinaka-crucial. So, malamang, syempre, magbabantay pa rin ngayon ng PNP. Kung meron tayong mga kababayan na makitang mga insidente, mga irregularities na sa palagay nila may violation sa election rules and regulations, saan sila pwedeng dumulog sa PNP? Well, actually, meron pa po tayong security forces as of okay. this time. Okay. Hindi po na-pull out yan. The only time na ma-pull out yung mga security forces natin as yung pagtapos na ang bilangan at nakauwi na yung ating okay. mga EBs o yung election boards natin. Sa ngayon, na dineliver yan doon sa mga iba't ibang treasurer's office, sa mga mm-hmm. iba't ibang munisipyo, well-guarded pa rin po ng mga security forces natin yan. Is there a hotline that they could call? Well, ang meron po tayong mga pinakamalapit na stations in the okay. different municipalities. At least yan po ay nasa munisipyo na at siguradong meron siyang katabi or even doon sa mismong municipal building nandun po yung ating police station. Alright. Sir, just one final question. Based on yung mga naganap sa araw na to, are there new or emerging hotspots na binabantayan ngayon ng PNP? Actually, sa ngayon po, wala na tayong masyadong binabantayan, except of course dun sa BARM area. Mm-hmm. Sabi ko nga kanina, apparently dun sa binabantayan natin, it turned out na naging generally peaceful dun sa area, like in Abra and Masbate, perennial yan, no? Although itong bilangan, no, wala tayong nakukuha pong information na may mga grupo na gustong manggulo. Apparently, itong bilangan medyo peaceful na. Ang tinitingnan lang natin dito is yung mga supporters. Mm-hmm. No? Kapag yeah. nakikita na medyo natatalo yung kanilang kandidato, ito yung nagkakaroon ng tension. Mm-hmm. Tama po kayo. Alright, maraming salamat po sa inyo. PNP Chief Oscar Albayalde. Salamat po, sir. Maraming salamat po.